Isa ka ba sa mahilig sa mga aso? Ang video na ito ay para sa iyo kung mahilig kang mag-alaga ng mga ganito. Tinatayang nasa 200 ang breed o lahi ng mga aso sa buong mundo. Kagaya ng Labrador, German Shepherd, Bulldogs at marami pang iba. Ngunit sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 aso na hindi pangkaraniwan. Mula sa walang balahibo hanggang sa aso na may buntot sa ulo. Sabay-sabay natin silang kilalanin dito lang sa iWant TV. Number 10, Chinese Crested Dog. Unahin na natin sa listahan ang Chinese Crested Dog. Sa unang tingin ay akalain mong napaglaruan lamang ang balahibo ng mga asong ito. Ngunit kung pagmamasdan ay ganito talaga ang itsura ng mga asong ito. Karaniwang sumusukat ng 10 to 13 pounds ang mga Chinese Crested Dog. Mayroon itong mahahabang buhok sa ulo, buntot at pati na rin sa kanilang mga paa. Samantalang hairless o walang buhok ang kanilang katawan na talaga namang hindi pangkaraniwan. At dahil nga wala itong balahibo sa katawan, kaya't madalas makaramdam ito ng pagkaginaw. Gayun din kapag mainit, kaya't nangangailangan ito ng proteksyon sa matinding sikat ng araw. Kagaya rin ng ibang aso, ang mga Chinese Crested Dog ay masiyahin, malambing at palaging gusto ng atensyon. Kaunting trivia lang para sa ating topic ngayon. Alam mo ba na ang mga aso ay mayroong umaabot sa 100 na facial expression? Karamihan dito ay makikita sa paggalaw ng kanilang tainga. Samantala, umaabot naman sa 10 ang sounds o tunog na kaya nilang likhain, hindi kagaya ng mga pusa na umaabot sa 100. Tapusin mo ang video na ito at marami pang kakaibang aso ang sigurado ngayon mo lang makikita. Number 9, Puli. Nasa 9 na pwesto naman ang aso na tila isang floor map. Walang iba kundi ang puli. Umaabot sa 25 to 35 pounds ang bigat ng mga ganitong aso, habang nasa 16 to 17 inches ang taas. At dahil nga makapal ang balahibo ng mga ganitong aso, ay nangangailangan ng daily grooming at exercise araw-araw. Matalino, malambing at aktibo rin ang mga ganitong aso, ngunit nangangailangan ng puspusang training upang maisakatuparan nito. Kagaya naman ng mga aspin, mainam na bantay sa bahay ang mga puli dahil tatahulan ka nito kapag hindi ka kilala. Ngunit kapag naramdaman niya na mapagkakatiwalaan ka, ay madali mo rin makukuha ang loob nito. Number 8, Katalburun. Ang mga katalburun o kilala rin bilang Turkish Pointer ang isa sa maituturing na hindi pangkaraniwang breed ng mga aso. Nag-originate ang mga ito sa Mersin na matatagpuan sa Southern Tarsus, probinsya sa Turkey. Hindi naman maikakaila kung bakit kakaiba ang breed ng mga asong ito. Kung titingnan kasi, ang kanilang ilong ay tila hiniwa ito sa gitna. Ngunit sadyang ganito ang itsura ng ilong ng mga katalburun. Kilala naman ang mga ganitong aso sa kanilang agility o liksi, stamina o tibay at sa pagkakaroon ng strong sense of smell. Marami naman ang nagtatanong kung bakit kakaunti lamang ang impormasyon patungkol sa mga asong ito. Sa katunayan kasi, noong 2017 ay nasa 200 lamang ang bilang ng mga asong ito sa Turkey. Mayroon ding iba pang breed ng mga aso na mayroong split nose feature kagaya ng Pacho Navarro at ang Andean Tiger Hound. Number 7, Bedlington Terrier. May pagkakahawig naman sa tupa ang sumunod na aso sa ating listahan, ang Bedlington Terrier. Sumusukat ang mga ito ng 15 to 17.5 inches at may bigat na 17 to 23 pounds. Karaniwang brown o itim ang kulay nito kapag bata at habang tumatanda ay nagiging light ang kulay nito. Karaniwang kulot ang kanilang balahibo at bihira ito maglagas. Masiyahin at mahilig din maglaro ang ganitong mga aso at loyal sa kanilang amo. Nangangailangan naman ng araw-araw na exercise upang mapanatili ang pagiging aktibo ng mga Bedlington Terrier. Number 6, Mexican Hairless Dog. Kilala din ang asong ito sa isang tawag at sa aming pagre-research ay pinopronounce ito na Sholo with Squintly o Sholo. Kilala din ang asong ito sa pagiging kalmado at mapagmasid at malambing sa mga amo. Kakaiba naman ang mga asong ito dahil wala itong balahibo. May mga lukot na noo at sumusukat ng 14 to 18 inches. Karaniwang black, grayish black at slate gray ang kulay nito. Kinakailangan naman ng moderate amount of exercise ang mga Sholo at dahil wala nga itong balahibo,
ay sensitive sila sa matinding sikat ng araw. Number 5. Neapolitan Mastiff. Ang Neapolitan Mastiff ay isang guardian breed na nagmula sa Italy. Kilala ito sa pagkakaroon ng malalaki at lukot na mukha, nakalawlaw na balat, at kilala rin ito sa tawag na giant breed dahil mayroon itong kalakihan na may sukat na 24 to 31 inches at tumitimbang ng 110 to 150 pounds o higit pa. Marami ding magagandang katangian ang mga ganitong aso, ngunit kinakailangan ito ng matiyagang pagtuturo at training upang maisakatuparan ito. Number 4. Russian Borzoi. Talagang kakaiba rin ang aso na nakakuha ng ika-apat na pwesto. Walang iba kundi ang Russian Borzoi. Originally ay kilala ito sa tawag na Russian Wolfhound. May sukat itong 26 to 28 inches at may bigat na 55 to 120 pounds. Mayroon itong silky coat at naiiba naman ito sa pagkakaroon ng kakaibang hugis ng ulo na matulis at korteng pahaba. Ang mga asong ito ay tahimik, malinis at well-mannered at madali rin magtiwala sa mga taong hindi masyadong kilala. Mayroon namang lifespan ang mga Russian Borzoi na umaabot sa 10 to 13 years. Number 3. Tibetan Mastiff. Isa naman sa pinakamatandang breed ng mga aso ang Tibetan Mastiff. Isa itong guardian breed na nagmula sa Tibet. Mayroon itong makakapal na balahibo at brushy tail na pumapaikot sa kanyang likod. Isa rin ito sa pinakamalaking breed ng mga aso na may sukat na 24 to 26 inches at bigat na 85 to 140 pounds. Isa rin ito sa matatalinong aso, independent thinker at napaka-protective. Ikaw, anong breed ng aso kaya sa ating listahan ang pipiliin mong alagaan? I-share mo naman yan sa ating comment section. Number 2. Portuguese Water Dog. Nasa ikalawang pwesto ang Portuguese Water Dog. Sa pangalan pa lang ay kakaiba din ang asong ito. Mayroon itong sukat na 17 to 23 inches at bigat na 35 to 60 pounds. Karaniwang itim ang kulay nito ngunit mayroon ding black and white at white and chocolate. Mayroon ding kulot at makakapal na balahibo. Dalawa naman sa outstanding characteristic ng asong ito ay ang energy at intelligence. Ang mga asong ito ay mahilig mag-explore ng mga activity kung saan macha-challenge siya physically at mentally. Samantala, mag-aral ka ding lumangoy kapag balak mong mag-alaga ng ganitong aso. Dahil hilig nito ang paliligo at ang pagsuswimming ang isang paraan ng ehersisyo. Number 1. Bergamasco Shepherd. Malaki naman ang pagkakahawig ng Bergamasco Shepherd sa puli na nauna nating itinampok. Ngunit meron din silang pagkakaiba. Una, ang origin ng puli ay sa Hungary samantalang sa Italy naman ang Bergamasco. Sa sukat naman ay mas malaki ang Bergamasco na may sukat na 22 to 25 inches at bigat na 70 to 84 pounds. Sa coat naman ay meron din silang pagkakaiba. Ang puli ay long and corded habang ang Bergamasco ay coarse at long shaggy dreadlocks. At ang makakapal na balahibo ay proteksyon nila mula sa lamig at sa pag-atake ng ibang predators. Samantala, tahimik naman ang mga ganitong aso ngunit attentive at protective sa kanyang amo. Tumatagal naman ng 13 to 15 years ang lifespan ng mga Bergamasco Shepherd. Idagdag pa natin sa ating listahan ang dalawang aso na bagamat hindi ito breed o lahi, ay talaga namang nakakapukaw ng atensyon ang kanilang itsura. Unahin na natin ang aso na sa unang tingin ay tila Photoshop ang nasa larawan. Ngunit ito ay resulta ng isang kondisyon na tinatawag na short spine syndrome, kung saan lubhang naaapektuhan nito ang spinal column kaya nakokompress at umiikli ito. At mapapansin din ang pagkawala ng buntot ng mga asong ito kapag dinapuan ng ganitong kondisyon. Halos mawala rin ang kanilang leeg at ang mahirap pa dito ay hindi nila naigagalaw ang kanilang ulo. Bihira lamang ang ganitong kondisyon at tinatayang nasa 10 lamang ang bilang nito noong 2016. Pinag-usapan din sa social media ang isang aso na tinatawag na Unicorn Dog. Nag-viral ito matapos ibahagi sa social media ang larawan at video nito ng Max Mission, isang NGO kung saan nagre-rescue sila ng mga hayop na may special na pangangailangan. Na-rescue ang aso na ito at dinala sa kanila at agad ngang nag-viral dahil sa pagkakaroon nito ng ekstrang buntot sa kanyang noo. Ngunit hindi nito naigagalaw kagaya ng normal na buntot. Pinangalanan itong Narwhal at talagang nakuha ang atensyon ng karamihan dahil para sa kanila ay sobrang cute ng itsura nito.
Marami naman ang nagka-interest na ampunin at bilhin ang aso, ngunit hindi pumayag ang Max Mission. At ganito man ang kondisyon ni Narwhal ay masigla naman ito kagaya ng normal na mga aso. Para sa inyong reaksyon ay share lamang yan sa ating comment section. At kung kayo may story suggestion ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe. At abangan ang susunod na episode dito lang sa iWant TV.